Mga kailonggo TikTok, welcome back to my vlog. So ayan guys, napakagandang pagkakataon to dahil actual po natin matunghayan yung tawag nun, yung pagkuha ng lubid ng mooring boat sa ano, sa sea ship. So ayan, so mayroon tayong tagbot ng tagahila. So ayan na po mga ka-IT, mga kailonggo, yung mooring boat, ano na po sa baba ng angkla, sa prua. Tinatawag namin prua dahil sa forward ng barko. Ayan, so inariyan na po nila yung lubid, no? Tapos na sa front din po ng ano, ng mooring boat. Ayan, nariyan din po ng crew nila. Ayan, oh. Ayan. Si mooring boat pala guys, mga ka-IT, maraming purpose po yan. So kuminsan, yung barko nasa floating pal. Tawag namin yung ano tawag nun, yung floating bollard. Kumbaga, wala po sa terminal. So yan kasi ano, ginagawang service ng piloto para mag-onboard sa barko, or mga surveyor, controller. Surveyor, kuminsan kasi mag-bunker kami, kailangan ng surveyor. So sila po taga-sounding ng ano, sounding or taga-sukat ng tangke ng barko, tapos tangke rin ng bunker, bunkering. Yun lang guys. So anyway guys, bago pala parating yung ano, yung sea ship or running vessels, I think around 300 meters, mga ganun. 300 meters away from docking terminal. So sinasalubong na po ng ano, ng mooring boat, kinukuha yung lubid. Ganyan. So mayroon din sa likod, oh, yung mooring boat. So nakuha na rin nilang lubid. So i-atras po yan, dalhin po yun sa ano, sa bollard, no? So ayan guys, oh. So yung mooring boat, ano na. So mayroon din po nakabang doon na ano, na mooring man, tagakuha ng lubid. Ayan. So nakasecure na po si ano, si barko. So at least guys, nakasharing po tayo ng idea kung paano kinukuha ng mooring boat yung ano, lubid. Okay? Thank you for watching.